1997 at 1998, huling naranasan ang pinakamatinding El Nino sa kasaysayan. Ang mga peligro at perwisyong idinulot nito noon, posible daw mararanasan ulit ngayon, 2014, ayon sa mga eksperto. Sunod-sunod na lumitaw sa mga pahayagan, telebisyon at internet ang babala ng NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration, isang grupong nananaliksik sa Estados Unidos kaugnay sa kanilang pag-aaral sa El Nino. Watch 2014. Ano nga ba ang El Nino? Ang Spanish word na El Nino o sa Ingles ay The Little One ay tumutukoy sa batang si Jesus. Ito ang naging bansag ng Peruvian fisherman na taga Northern Peru noon. Matapos nilang mapansin ang pag-init ng tubig dagat tuwing nalalapit ang Pasko. Ang El Nino ay ang pag-init ng tubig ng karagatan Pasipiko, particular na sa gitnaan at silangan bahagi nito na kadalasang nagaganap tuwing isang beses sa bawat 3 hanggang 7 taon. Sa Pilipinas, taong 1997 hanggang 1998, nakatikim ang bansa ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino. Sa tala ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 8.46 billion ang naging pinsala nito. Ngayon taon, tumaas ang posibilidad na makaranas ng El Nino sa bansa. Aabot na sa halos 80% ito, ayon sa International Research Institute for Climate and Society. Bagaman nakaranas na ng matinding init ang Pilipinas, sinasabi ng mga eksperto na mararamdaman ang matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi pa ng taon. Ang pinakamaapektuhan ng El Nino ay ang agrikultura, kung saan natutuyo ang mga bukirin. Kulang ang patubig para sa panahon at taniman. Dahil dito, magkakaroon ng kaunting produksyon at maaring maging dahilan ito ng pagtaas ng presyo dahil sa kakulangan sa supply. Unang makakaranas ang epekto nito sa bahagi ng Visayas at Mindanao o ang mga lugar na apektado ng hanging amihan. Tinukoy ng DA o Department of Agriculture ang 44 syudad na posibleng tamaan ng El Nino. Kabilang dito ang 5 lugar sa Cordillera Administrative Region, ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Mountain Province. Sa Ilocos Region, ang mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Cagayan Valley, kabilang ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. At sa Central Luzon, ang mga lugar ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Calabarzon, ang Cavite, Batangas, Laguna, Quezon at Rizal. Sa Mimaropa, ang Occidental Mindoro, Palawan at Romblon. Kasama din ang Sorsogon sa Bicol Region. Sa Western Visayas, Aklan, Antique, Negros Occidental, Capiz, Guimaras at Iloilo. Ang Bohol sa Central Visayas, Samar sa Eastern Visayas. Sa Zamboanga Peninsula, ang Zamboanga City, Del Norte, Del Sur at Sibugay. Misamis Oriental at Bukidnon sa Northern Mindanao, sa Davao Region, ang Davao City at Oriental, at ang 3 probinsya sa Soksarjen, ang Misamis Oriental, Sarangani at South Cotabato. Sa nakaambang pananalasa na hatid ng El Nino, handa ba ang ating pamahalaang nasyonal sa hindi mapipigilang pag-atake nito sa ating bansa? Sapat ba ang patubig sa mga irigasyon para sa ating mga magsasaka? Ano nga ba ang dapat nating gawin upang hindi tuluyang matuyo ang supply ng tubig sa ating mga bahayan? Yan at iba pang mga katanungan ay ating sasagutin sa pagpapatuloy ng El Nino Phenomenon dito sa Balitang Unang Sigaw.